Kayo. Ako po si Mel Tiangco na muli maghahatid sa inyo ng isang kwentong hango sa totoong buhay at may pitak sa ating puso. Araw-araw niya tayong inaaliw sa popular na noontime variety show na Itbulaga. Naging trademark niya ang paggagaya sa superstar na si Nora Honor. At isa rin siya sa mga in-demand na sing-along master sa iba't ibang comedy bar sa Kamaynilaan. Ngunit, mistulang butas ng karayom ang kanyang pinasukan bago niya nakamit ang inaasam na tagumpay at kasikatan. Pinagkaitan siya ng pagmamahal ng sarili niyang ama. Hinamak dahil sa kanyang kasarian at binigo na isang lalaking inakala niyang magmamahal sa kanya. Mga kaibigan, ito po ang kwento ni Terry Honor. Tunghayan po natin. Nung pinili ko maging bading, sabi ko, masaya ako dito eh. Oo, so gagawin ko to. Oh. Walang himala! Mahal ko kayong lahat! Saan galing ito? Mayaman na ako! My idol has now arrived! Isa kang impostor! Kinakausap naman kita eh, ha? Ano? Ano ba, Philip? Nasasaktan ako! Alam mo? Nakabuti mo pag di mo ako binigyan ng pera! Ano? Terry, wag! Mahal kita! Mahal na mahal kita! Pero hindi ko hahayaang sirain ang buhay ko ng isang walang kwentang taong katulad mo! Mais ka! Layas! Walang mag-aakala sa madilim na nakalipas na pinagdaanan ni Terry. Pero simulat sa puno, isang mahabang kalbaryo ang buhay na kinagisnan niya. Pizza! George, anong tinta mo, George? Hindi ako si George, si Dexter ako! George, anak ng ano? Ba't na kayo nang kausap? George, anak ng ano? Oy, oy! Tumigil nga kayo, wala kayong magawang mabuti, ha? Pag di pa kayo tumigil, uupakan ko na kayo. Bwes na nga kayo dito, alis! Anak ng ano? Tama na yan. Huwag silang pansinin. Ayan na. Kuya! Nay, tulungan niyo naman ako sa assignment kong math. Dek, anak, nakikita mo namang may ginagawa ang nanay eh. Doon kay kuya mo, doon ka magpaturo. Sige na. Tatang! Ang! Inang! Nandito na po si Tatang! Matagal nang hiwalay ang mag-asawang Dante at Mila. Pero sa kabila nito, patuloy na binibisita ni Dante ang kanyang mga anak. Ang gagwapo nito mga anak ko. Ang lalaki ninyo. Siguro marunong na kayong manligaw, no? Kuya po, may kasya sa klase ng babae. Talaga ba? Halika, doon tayo magkantuan. Mata pa lang si Terry. Naging malaking palaisipan na ang malamig na pagtrato sa kanya ng sariling ama. Inang! Anak, ano ba? Kanina ka pa ungot ng ungot dyan. May sasabihin ka ba? Hindi pa po talaga ang totoo kong tatay. Bakit ka ba nagtanong ng ganyan? Anak, pumunta ka na lang doon. Manood ka na lang kaya ng TV. Siya po pa talaga ang totoo kong tatay? Hayaan mo na lang siya.
Kung pwede siyang mamili ng anak, ikaw rin, pwede kang mamili ng tatay. Hindi kita pinagbawalang dalawin ng mga anak mo. Sana sa susunod naman, maging patas ka sa kanilang lahat, lalong-lalo na kay Dexter. Hindi ko anak si Dexter. Anak mo si Dexter? Ilang ulit ko masasabihin sa'yo na anak mo si Dexter? Magmula nang magpakasal ako sa'yo, wala nang ibang lalaking nagdaan sa buhay ko. Ikaw lang. Ano ko ba naman? Minsan na nga lang kung dumalaw, nagtatalo pa tayo. Tama na. Anong tama na? Eh, sa mali ang iniisip mo eh. Hindi ba ni sana kung ako lang ang naaapektuhan dito? Eh, anak na natin ang naiipit. Inosente yun. Walang kalaban-laban. Dante, ikaw ang makitid ang isip. Kung tutuusin mo, ikaw itong may ibang babae. Pagkatapos ako ang pinaghihinalaan mong nagtaksil sa'yo? Hindi ako nagtaksil. Anong tawag mo doon? Anong tawag mo doon sa nagkaroon ka ng anak sa ibang babae? Nagkaroon ka ng ibang pamilya bukod sa amin ng mga anak mo. Ano yun? Akala ko ba pinatawad mo na ako? Akala ko ba ayos na sa atin lahat? Matagal na kitang pinatawad. Ang hindi ko mapatawad. Ang ginagawa mong pagtatwa sa anak natin. Pero huwag kang mag-alala. Hindi katulad ng pagtrato mo kay Dexter. Palalakihin ko silang lahat nang maayos. Sige na. Umalis ka na. Baka hinahanap ka na ng asawa mo at mga anak. Bago ka umalis, huwag mo kalilimutang magpaalam sa mga bata. Namang ginugulat mo ako. Anak, bakit gising ka pa? Hindi ba may eksamen ka bukas na umaga? Pati ka pa natutulog? Nag-aral ka na ba? Opo. Hindi pa po ako inaantok eh. Ay, Jesus, Jesus, Jesus! Naglalambing ang bunso ko. Siyempre, mahal na mahal yan ang nanang. Alam niyo nang, kahit galit sa akin si Tatang, mahal na mahal ko pa rin siya. Pinagdarasal ko nga gabi-gabi na tanggapin niya na ako eh. Pag nangyari yon, magiging masaya na ako. Nay, bakit po kayo umiiyak? Wala, anak. Alam mo, masaya kasi ako dahil kahit hindi ka binibigyan ng pasalubong ng tatang mo, kahit na hindi ka niya pinapansin, hindi ka pa rin galit sa kanya. Paano naman po ako magagalit kay tatang? Eh siya po ang tatang ko, kaya mahal ko po siya. Katulad niyo po, mahal na mahal ko po kayo kasi po, kayo po ang nanang ko. Bitso, bitso. Kahit itinatakwil ng sariling ama, hindi nagtanim ng sama ng loob si Terry. Buo ang tiwala ni Terry na matatanggap din siya nito. Kaya naman, nagpursigi siya sa pagtatrabaho at pag-aaral hanggang sa makatapos siya ng high school.
paulit-ulit ang mga pangyayari. Padami ng padami ang mga biktima. Mga kaluluwang walang kasalanan. Pero dito, napunta. Dahil sa kalupitan niya. Cut! Ano yun? What was that? Ha? Huh? Very good. Finally, very good. Oh, break muna tayo. Break, break. Ay, naku, Direk. Diyos ko, salamat ah. Nababawasan ang ganda ko kanina, oh. Naku, ikaw naman, oh. Ayos lang yan. Opo ka rito. Ay, Direk. Alam mo, Terry. Magaling ka eh. Ha? Pero ito, tandaan mo itong sasabihin ko, ha? Seryosohin mo yung pag-aarte mo. Sigurado malayo yung mararating mo. Naintindihan mo? Okay. Mauna muna ako sa inyo. We resume in 15 minutes. Ha? Tandaan nyo, 15 minutes. Yes, Direk. Mm. Direk, ayos ko pong makeup mamaya, ha? Yan ang tutularan ninyo kayo talaga. Oh. Nasa teatro na kayo, ha? Tandaan nyo yan. Ulit-ulit ang mga pangyayari. Padami ng padami ang mga nabibigyan. Naku naman, Direk. Nababawasan ang ganda ko nito. Eh, sabi na nga ba, pare? Isa rin pa ding to eh. Alam nyo, kung ang pinagtatawanan nyo kayo dahil hindi nyo nagustuhan ang arte ko, okay lang yun sa akin. Pero kung ang pinagtatawanan ninyo ay ang pagiging bakla ko, eh, ano gagawin mo? Eh, di sapakan tayo! Ano? Teka! Excuse me! Oy! Dexter, inaaway ka ba ng mga to? Hmm. Tinan mo. Excuse me, kung sa inaakala niyong aatrasan namin kayo, ha? Kayong apat, pues para sabihin namin sa inyong dalawa, tama kayo dahil hindi namin kayo papatulan, di ba? Hindi tayo pumapataw sa mga pangit. Tama. Lalo na yan, tinan mo. Vitamin na lang bumubuhay dyan, tinan mo. Oh, bakit? Lalaban ka? Huwag ka sumagot. Halika na. Isang tulak lang sa'yo, bubuwal ka na. I'm sure. Ano? Dahil kapos sa pera, napilitang tumigil sa pag-aaral si Terry. Basta babalik ako, ah. Kangguman yan. Dexter, ano ba? Uy. Priscilla, salamat sa lahat ng tulong mo, ah. Naalala mo yung pag wala tayong pera, tapos nagsasana tayo sa pagkain, di ba? Ayoko nang ganito yung sa'yo na bakla. Mangyari. Tanda mo, nandito ako, ha? Pagbalik mo, nandito ako. Thank you, ta. Babalik ako, Priscilla. Pangako yan. Friends for life? Oo. Okay? Pati mga pangako natin, pangarap natin, magkasama tayo. Okay. Ikaw umiyak dyan, ha? Walang ganda mo, eh. Alam mo, tinawin yan. Oh, mas madami na ako iniyak. Miss kita, bakla. Mabigat man ang kalooban, nagbalik siya sa probinsya at nakipisan sa kanyang nakatatandang kapatid. Dico, nandiyan ka pala. Alam mo, paaba ng paaba yung buhok mo. Nagmumukha ka ng babae. Di ka ba nahihiya doon sa mga pamangkin mo? Lumalaki yung mga bata. Baka isa sa kanila maging katulad mo. Alam mo, may kakilala rin akong lalaki. Mahaba rin ang buhok. Pero bilib ako dun sa isang yun. Hindi siya naging pabigat sa pamilya niya. Alam mo ginawa niya? Naglayas siya. Iniwan niya yung pamilya niya. Kahit di niya alam kung saan siya pupunta, pumunta siya sa Maynila, nakipagsapalaran siya. Ayun, nung bumalik, ibang-iba na. Matagumpay na. Mahirap kasi yung inaasa mo yung buhay mo sa ibang tao. Lalong-lalo na kung alam mong pareho naman kayong kapos. Eh di talo nyo pa yung naghihila ang pababa, di ba? Diba?
dahil sa mga salitang binitiwan ng kanyang kapatid. Nagdesisyon si Terry na harapin ang hamon nito at lumuwas ng Maynila. Anak, baunin mo to. Makakatulong ito sa'yo kahit papano sa Maynila. Inang. Anak, patawarin mo ako, ha? Hindi ko kasi kayang ibigay sa'yo yung mga bagay na dapat ibigay ng isang ina sa kanyang anak. Baon ng matinding determinasyon at naipong barya ng kanyang ina. Muling nagbalik sa Maynila si Terry. Nakituloy siya sa bahay ng isang kaibigan. Maswerte si Terry dahil nakahanap siya agad ng trabaho. Nakaipon siya ng sapat na halaga at nakahanap ng sarili niyang matutuluyan. Apat kayong magsishare dito. Mm. 2 months advance, 1 month deposit. Kasama doon lahat. At pwede kang pumili kung senas o katapusan ng pagbabayad mo. Sige o, Mrs. Babalik na lang po kami kapag nakapag-decide na ako. Okay. Hmm? Okay. Okay, anong babalik ko? Oy, bakna. Huwag mong sabihin kukunin mo itong place na to. Very chaka. Not fit for us, ha? Huh? Ano pangit. Chika lang yun, ano? Tsaka hindi bagay sa klase ng beauty ko ang lugar na to. Ang dumi-dumi tingnan mo. Ako bahala dyan, ha? Okay, good. Ayusin mo yan. Isis, tatawag niya lang po kami, ha? Pag balik na... Philip! Napaaga ka na umi! Eh, pinuhi ko umi agad, eh. Siya nga pala. Si Philip, isa sa border dito. Si Terry. Ah, ipinakita ko sa kanila itong unit niyo. Talaga? Hey, Terry. Ano? Kukunin niyo pa itong unit? Aba? Oo, syempre. Napaka-promising. Sayang naman kung mapalagpasin ko. Mrs? Kailan mo ba ako pwedeng lumipat dito? Anytime. Anytime? Okay naman, pwede namang linisin ito eh. Tsaka maganda yung lugar, hindi mo lang napansin. Tinan mo doon, oo. Terry. Philip, saan ang bed mo? Dito. Talaga? Ang ganda. Ang pagtatagpong iyon ang naging simula ng mabuting pagtitinginan ni na Terry at Philip. Sir, itry niyo po ito. Maganda po yan, mababa po ang interest. Hindi po, sige po sir, kalalabas lang po yan. Sige na po, upo po kayo doon, sir, ha? Maganda po, i-explain ko po sa inyo. 3.5 lang po ang interest po niyan. Tapos pwede niyo pong gamitin sa appliance, sir. At... And because we are more than impressed with your sales growth, as well as your winning attitude, kahit wala ka man 3 months dito, Terry, we have decided to promote you from sales agent to sales supervisor. Congratulations! Salamat po, sir! Salamat po! Philip, bakit? Anong problema? Hindi na ako kapag-aral, Terry. Paano na yung mga pangarap ko? Ha? Bakit? Hindi na ako kapag-aral ng magulang ko eh. Uwi na ako ng probinsya niya. Terry, ayoko pumayon doon sa pag-aaral. Huwag ka maglala. Tutulungan kita. Gagawa ko ng paraan. Pwede kitang ipahalok sa opisina namin. Talaga? Tutulungan mo ako? Oo. Bakit naman hindi?
you. Philip, panggasos mo. Uy. Panggasos mo. Ay. Thank you, ha. Alam ka ng utang sa'yo. Ano ka ba? Wala yun. Lahat ng binibigay ko sa'yo, hindi ko binibilang. Kusa akong binibigay ng mahal kita. Oh, paano? Alis na ako, baka malay pa ako ngayon. Terry, saglit. I love you. Sus, binubola mo lang ako eh. Totoo nga, totoo. Talaga? Oo nga, totoo. T, I love you too. Hinihintayin pa natin si Angelo at Bobby Andrews. At teka nga pala, nasikaso mo ba yung application form mo? Para may recommend na kita sa boss ko. Ha, eh, bukas na lang, marami ang gagawin sa klase ngayon eh. Tagal lang yun nun, Philip, ha. Pagkatapos ng mga projects mo, asikasuin mo na yun, ha? Para makapasok na sa trabaho. Okay. O sige, mauna na ako, malilate na ako eh. Ingat ka. Ha? Ingat. Salamat dito, ha. Ano? Bakit? Wala. Iniisip ko lang trabaho ko mamaya sa opisina. Ingat ka. Maraming mandurukot dyan. Oo. Hi, Manang. Masarap yung luluto mo, Manang, ah. Ay, Terry! Ah? May tumawag pala sa'yo dito kanina. Galing probinsya. Ano daw po yun? Patay na raw ang nanay mo. Ano pong sinabi niyo, Manang? Patay na raw ang nanay mo. Ang inang ko! Hindi mo pwede, Manang. Eh, lakasan mo ang loob mo. Wala na tayong magagawa. Hindi pwede, Mala. May pangarap po ko sa nanay ko. Oo, tanggapin na lang natin ang lahat. Pero, wala ka magahal po. 047. 237-7603 po. Opo. Opo. Ilang ko. Ang ilang ko. Ilang. Hindi ko mamamanta ako sa sarili ko. Pag-amantay ko na wala ako sa tabi mo. Hello? Terry, anak? Ikaw ba yan? Hello? Ina? Oo, ako nga. Ina? Bakit? Kasi may tumawag daw dito. Sabi patay daw kayo, Inang! 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 Nasaan ang bangkay ni Tatak? Nakiusap yung pangalawang pamilya ni Tatang. Kung maaari daw, doon muna iburo yung bangkay niya kahit na ilang araw. Bakit ganon? Pati ba naman sa huli sandali lang, ipagkakainsahan din si Tatang. Ilong!
pa ng bata pa ako. Hindi ko lang kapilis si Tatang Inang. Mahigit 20 taon yun, Inang. Pati mo naman ngayon ay pagkakaitsak. Hindi ako mapayag. Kuya, hindi ako mapayag. Hindi ako mapayag na hindi dito iburol si Tatang kahit itinagin niya akong anak dati! Anak, Inang, katapos na. Inang, tayo ang tunay ng pamilya! Lahat kinagawa ko, Inang. Nakahanap pa kung mabuhay tayo. Hindi ako mapayag na hindi burol dito si Tatang Inang. Hindi ako mapayag. Hindi ako mapayag. Tayo ang tunay na pamilya. Hindi pa rin nawala ang pagmamahal ni Terry para sa yumaong ama. Kahit na halos itakwil siya nito nung ito'y nabubuhay pa. Samantala, nagtalo ang pamilya ni Terry at ang pangalawang pamilya ng kanyang ama kung sino ang mas may karapatan sa mga labi nito. Ngunit sa bandang huli, sa pakikiusap na rin ng mga kamag-anak, naiburol din sa kanilang sariling tahanan ang ama ni Terry. Tang, patawarin mo ako, ha? Tang. Anak. Anak. Tama na yan. Ilang araw ko nang iyak ng iyak. Inang, huwag niyo na po akong pigilan. Ito na naman po kasi ang para na alam ko lang malalaman niya na mahal ko siya. At sa pagkakataong ito, gusto kong makita niya kung gaano ko siya kamahal. Di ba, Inang? Ngayon, hindi na niya ako pwedeng itangging. Hindi niya ako anak. Di ba, Inang? Uy, yan palang bunsong anak ni Dante. Asus, kaya naman pala tinatuwa ng ama. Gawa ng mukhang malamya. Parang bakla. Ano ka ba naman? Hindi naman itatatuwa ni Dante yan, ano? Alam mo ba, na sa lahat ng mga naging anak niya, eh yan lang naman ang kamukhang-kamukha ng ama niya. Pira. Gusto niyo ho bang kape? Baka naman ho, inaantok lang kayo, kaya pati buhay ng may buhay, pinagchichismisan niyo. Para sabihin ko sa inyo, anak lahat kami ng tatang namin. Hindi lang siya magaling magpakita ng pagmamahal, pero alam ko sa puso niya, pantay-pantay kami. Sana naman ho, huwag nang dagdagan pa yung sama ng loob namin. Sandali lang ho, kukuha kayo ng kape. Mahirap po palang mawala ng isang ama. Lalo na po sa katayuan ko. Sa akin. Dahil mahigit 20 taong hindi ko po siya nakasama. Naalala ko pa nga. Bata ako noon. Naglalaro sila kuya. Tapos, ninanapitan nila si Tatang. Hindi ko alam. Tatay ko rin pala siya. Tinawag nga ako nilang George eh. Tinutokso ako ng mga kalaro ko. Ako daw si George. Anak daw ako ng Amerikano. Pero ganun pa man, hindi ako nagalit o namuhi
kay Tatang dahil hindi po tinuro sa akin ni Nina. Kahit kailan sa aming magkakapatid, hindi niya kami tinuruan kamuwian ng sarili naming ama. Pagkos, pinaramdam niya sa amin na mahalin din namin siya katulad ng pagmamahal sa amin. Ang masakit nga lang, 20 taon namin hindi siya nakasama. Mahigit sa 20 taon. Ngayon, nakasama namin siya na matagal. Pero nasa loob ng kaong ito, masakit po para sa akin. Minsan, hindi ko po nayakap si Tatang. Minsan lang po ako nagtanong kay Inang. Hindi na po naulit siya. Tinago ko pa. Kaya, magpupunta po sa amin si Tatang. Ako na po ang lumalapit sa kanya dahil gusto kong maramdaman niya. Mahal ko siya. Tang. Tang. Hindi na po mangyayari ito, Doug. Na, ay mawala pang mahal sa buhay ko na hindi na nalaman kung ano ang tunay kong pagkatao. Doug, kahit bakla ako, alam ko, ako ang magtatanggol sa pamilya ko. Ako, Doug. Bumalik agad sa Maynila si Terry matapos mailibing ang kanyang ama. Ngunit hindi inakala ni Terry ang maaabutan niya. Tumuhi ka pa. Hindi mo man lang naisip kung may kakainin pa ako dito. Kinakausap naman kita, ha? Ano, ha? Ano ba, Philip? Nasasaktan ako! Alam mo, hindi lang yung aabuti mo pag di mo ako binigyan ng pera! Bitawan mo nga ako! Ano bang problema mo, ha? Ha? Hindi mo naman natanongin kung saan ako nanggaling? Kung kumain na ako? Wala ka pa! Alam mo, kumain ka na ako! Gutom na ako! Bigyan mo ako ng pera! Pwes, wala akong pera! At wala akong obligasyon para munin ka! Ha, ganun ha? Igago ko pala eh, ha? Ano? Ano? Ha? Ano? Laban ka? Ano? Ano? Laban ka? Diliwag! Sige! Lumapit ka! Hindi ako magdadalawang isip, itarap ko sa dibdib mo! Terry, huwag. Itawan mo yan. Alam ko hindi mo kayang gawin sa akin. Mahal na mahal mo ako, di ba? Mahal na mahal mo ako, di ba, Terry? Oo! Oh! Mahal kita. Mahal na mahal kita. Pero hindi ko hahayaang sirain ang buhay ko ng isang walang kwentang taong katulad mo. Lumayas ka. Lumayas ka! Lumayas ka! Lumayas! Malaki ang naging epekto kay Terry ng pagkamatay ng kanyang ama at ang paghihiwalay nila ni Philip.
Pero imbis na malugmok sa kalungkutan, ibinuhos ni Terry ang lahat ng kanyang panahon sa pagtatrabaho. Na siya namang nagbigay daan upang magkaroon ng malalaking pagbabago sa kanyang buhay. Ano kakantahin mo? Maging sino ka man ni Sharon Cuneta. Ay, maging babae sino? Naman pa na ikaw. Kaloka, sabi ko na kailangan mo yung study ito eh. Kapwa ko, mahal ko pala ito, Martin. Ako rin. Una kong tingin, akala ko kakanta yung Be My Lady. Okay na. Ready ka na ba kumawit? Asan ang mikropono mo? Ay, di ako nagpapahiram. Akin to. Sorry, akin personalized. Dito. Meron sa likod. Matalino! Bilis na! Bilis yung mata! Tibo! Ang galing! Okay. So, hindi na natin matatagalin mga kaibigan. Ito na po siya. To sing for us, maging sino ka man, Dexter Dominguez! Yes! Palakpakan! Teka, dito ako sa guwapo. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Tiwala sa isa't isa kailangan. Dati mong pag-ibig wala ako pakialam. Basta't mahal kita kailan pa man. Huwag kang mag-isip. Dahil may angkin naman siyang galing sa pag-awit at pagpapatawa, inalok si Terry na maging isa sa mga regular na sing-along master sa The Library. Dito na nagsimula ang pag-iti ng kapalaran kay Terry. Nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Oh, asan na naman si Bachi? Nakatulog po yata eh. Nakatulog na naman. Pag dumating essay mo sa kanya, matulog siya habang buhay, wala siya magising. Anong oras na? Delayed na siya. Siya na naman ang... Ay, nakong buhay ito. Pwes, kung di darating si Bachi, si Terry ang make-upan mo. Opo. Siya na lang. Mamu. Oh, bakit? Hindi ko po kaya. Si Bachi lang po nakapag-impersonate kay Nora Honor. Kaya mo yan. Actually, mas kamukha mo si Nora Honor. Si Bachi kamukha niya, si Betty Boop. Sige na, make-upan niyo yan. Kaya mo yan. Mamu, hindi po talaga kaya eh. Terry, kinuha kita rito dahil alam ko magaling ka, ha? Kaya mo yan. Believe in yourself, yeah? Mamu, hindi po talaga. Kaya mo? Hindi po, Mamu. Ayaw mo? Ayoko po. Tatanggalin kita? Mamu, kaya ko po. Gusto ko po eh. Yan ang gusto kong attitude. O sige, make up mo na yan. Yan oh. Ganda oh. Mamu, parang hindi naman eh. Kasi ako nagbibiro. Kamukha mo si Ate Guy. Ay. Sandali ah. Oh, tingnan mo. O, di ba? O nga, Mamu. Nora Honor! Mamu. Buhay na buhay. Kaya lang, parang may kulang eh. Anong kulang? Make-up? Kulang make-up? Hindi. Alam ko na, Mamu. Sandali. Ito. Perfect. Di ba, Mamu? Oh. Nora Honor. Ikaw na ngayon ang Nora Honor ng live entertainment. Salamat po, kuya. Kuya? Oo nga. Kamukha ko siya. Hindi akalain ni Terry na ang minsan niyang panggagaya sa superstar na si Nora Honor ang magbibigay sa kanya ng inaasam-asam na pagkilala. Dahil dito, sunod-sunod na oportunidad ang dumating sa kanya. Naimbitahan din siyang lumabas sa iba't ibang TV show. At sa isang iglap, nagbago ang kanyang buhay. Ngunit ang hindi pinakaasahang pangyayari ni Terry ay nang makilala niya si Aris, ang lalaking muling magpapatibok sa puso ni Terry. Kapatid, pasensya na. Napag-antay kita na matagal, pero isang eksena lang yata ako na ang tatawagin dyan. Okay lang, ikaw naman. Talaga? Oo. Uy, ang ganda pala nung artista na yun sa personal, no? Hindi, mas maganda ka pa doon. Ay, tama ka doon! Ikaw talaga! Alibasa, alam mo, naiinip na ako. Galing mo ang bola. Promise, ha? Pagtapos si ikaw na, kasi kanina pa ako nandito. Anong oras na ako nandito, oh. Inigas na nga ako.
sir. Nakita mo ba yun? Aba, talaga makikita ko yun. May mata ako. Ano ka ba? Hindi. Sino kaya siya? Malay ko. Parang kakaiba na ramdaman ko. Ay, talaga? Oh, parang siya lalaki na antay ko ng pagkatagal-tagal. Ay, naku. Talaga? Oo, oh, naramdaman ko. Alam ko. Paano mo naramdaman? Yung gumano siya, oh. Ay, naku, iba na yan. Baka nga iba oh, na yun. Kailangan gumawa ko ng eksena, kapatid. Oh, sige, gawa mo ng paraan yan. Gagawa ko ng eksena. Dali lang, ha? Utility? Utility! Kuya? Kuya? Ikuha mo ako ng tubig ngayon din! Kuya, alisto, ha? Ano mo? Anong gagawin sa tubig? Dapat maganda yung gagawin, eksena. Ako bahala, Chad. Ialay mo muna sa mga ninuno. Okay. Watch me, kapatid. Sige, sige, sige. Ako pampamas yan, ha. Eksena mo, ha. Ang init-init naman. Nakakauwaw, no? Gusto mo? Salamat. Bait mo naman. siya nga pala ako, si Aris. Ako si Terry. Terry Honor. Kasabay na magandang kapalarang tinatamasa ni Terry ay ang pagkakaroon niya ng bagong mamahalin. Subalit, talaga yatang kakambal na ng kaligayahan ang mga pagsubok na muli nagbabantang yumanin sa buhay ni Terry. Maligo. Di ba may taping ka? Ah. Hindi. Kasi... masama kasi pakiramdam ko eh. Gusto mo masahin kita? Saan ba masakit dito? Hindi na. Hindi na. Sige. Maghahanda na lang ako. Dahil sa takot na muling masaktan, pilit iniwasan ni Terry si Aris. Pero habang nilalayuan ni Terry ang binata, lalo lamang itong napapalapit sa kanyang puso. Dek! Anak! Naku, ang dami mo na namang pasalubong. Akin na nga. Halika, halika. Baka naman wala nang natitira sa kinikita mo, ha? Kumain ka na ba? Halika, pumasok ka na. May problema ba? Wala po, Inang. Natatakot lang po kasi ako eh. Parang in love na naman po ako, Inang. Sabi ko na nga ba eh. Alam mo, anak, madalas kesa sa hindi na talagang ganyan na nagmamahal palaging wala sa sarili. Eh, sino ba naman itong babaeng ito, ha? Taga saan? Kailan ko siya makikilala? Inang naman eh. In love po ako, pero hindi po sa babae. Sa lalaki po. Kay Aris. Lalaki na naman. Anak, ayaw mo ba talaga sa babae? Gusto niyo ba tamaan ako ng kidlat? Nagbibiro lang naman ako eh. Ano naman ang problema ng lalaking ito? Wala naman ho. Pero para kasing may takot akong naramdaman na hindi ko po maintindihan. Siguro nga dahil sa mahal ko na talaga po si Aris, kaya ako nagkakaganito. Anak, bata ka pa.
kami nga ng tatang mo. Nagkaroon kami ng mga anak pero nagkahiwalay pa rin kami. Ito lang ang masasabi ko sa'yo. Bago ka magmahal ng iba, mahalin mo muna ang sarili mo. Ngayon kung hindi naman kayo magtagal, hindi pa rin yun ang katapusan ng mundo. Marami pa rin ibang darating. Basta, huwag mo lang kalilimutan na narito lang ako. Umulan man o umaraw, kahit na anong oras, pwede kang tumakbong pauwi dito. Mahal na mahal ka ng nanang mo. O sige, bababa na ako, ha? Bababa na ako! O sige! Palakpakan! Ang ganda! Ay, o para sa asawa mo ng anak? Alam ko na may sakit na nanay mo, no? Pero hindi ganun yun. Tama na. Alam ko na yan. Pinagdaanan ko na mga yan. Sa una, manghihingi. Pangalawa, manghihiram. Wala namang bayaran. Tapos pag di mo binigyan, sasaktan ka. Hindi ako ganun. Tama na! Pare-pareho kayo. Iba-iba nga lang style, pero isa ang intensyon ninyo. Gamitin kami mga bading. At kung may balak kang gamitin ako, operahan ako. Ngayon pala sinasabi ko sa'yo, nagkamali ka ng bading na pinatulan mo. Ganun ba kalitan tingin mo sa akin? Siguro. Dahil ganyan ang tinuro niyo sa akin. Ito lang masasabi ko sa'yo. Hindi niyo na ako maluloko. Huwag masyadong pa-girl. Hindi ka babae. At hindi ka rin mukhang babae. Maswerte ka kami, nagmamahal sa'yo ng tapat eh. Baka magsisi ka pa pag pinakawala mo pa yan. Eh, mamu, kasi natatakot po ako eh. Ang importante lang dyan, basta hindi siya nakakasira sa trabaho mo. Hindi nakakasira sa pangarap mo para sa pamilya mo. Dahil pag nangyari yon, ako mismo uuumbag sa'yo. Amo naman eh. Hindi ako nagbibiro, Terry. Ang babae, para sa lalaki, ang lalaki para sa babae, tayo mga bading para sa pamilya natin, para sa nanay, sa mga magulang. Kaya ayusin mo na yan. Tignan mo itsura mo. Haggard ka na. Ngarag na ngarag ka na. Ayusin mo na. May show pa tayo mamayang gabi. Opo, mamu. Oh, ayusin nyo na yan. Ayos na, ligpit na. May reservation tayo ngayon. Sige na. Ayusin mabuti. Hindi bagay sa'yo umiinom. Magtubig ka na lang. Hindi na dapat ako magpapakita sa'yo. Kaya lang, gusto kong patunayang mali ka. Pasensya ka na kung lumapit ako sa'yo para hingihan ka ng pera. Dapat eh, hindi ko inaasa lahat ng problema ko sa'yo. Terry, gusto kong magsimula tayo ulit. Wala akong hihingin sa'yo kahit na ano. Gusto ko lang magtiwala ka ulit. Alis, mahal kita. May puwang ka sa buhay ko. Pero nabubuhay ako sa pamilya ko. Dahil silang inspirasyon ko. At kung magsisimula tayo muli, kailangan magkapantay tayo.
At kung medyo ako nakakaangat, tutulungan kita. Pero kailangan mong tumayo sa sarili mong mga paa. Ganyan ang pag-ibig na maibibigay ko sa'yo. Salamat. Ilang beses ding nagsalit-salit sa buhay ni Terry ang pagkagigo at tagumpay. Ngunit sa kabila nito, hindi naubusan si Terry ng lakas ng loob. At tila nagantimpalaan nga ang pagsusumikap ni Terry nang mapabilang siya sa grupo ng Eat Bulaga. Ang gugwapa yung pumandi! Ay, para-paraan! Oh, Gusto niyo manalo? Ano? Gusto niyo manalo? Okay, kayo sabay-sabay. Kuya, tulong muna kita dyan. Ako na magdadala. Ano ka ba? Ba't ikaw magdadala nito? Hindi mo kailangan gawin yan. Hindi kita PA. At saka, sikat ka na rin, ano? Wala naman pong kaso doon, kuya eh. Ate pala. Tsaka hindi naman ako kasing sikat na katulad mo, kuya. Pasa saan ba? Doon ka rin pupunta. Kabado man si Terry, buong tapang niyang hinarap ang panibagong hamon sa kanyang karir. Anong sinabi ko? At di nagtagal, buong puso rin tinanggap ng mga manonood si Terry. Ano po inang? Kuya. Happy birthday. Happy birthday, anak. Salamat po. Ah, inang, si Aris po pala. Si Aris po. Aris. Kuya ko at Diko ko, mga kapatid. Kasi kasuhin mo muna 'yung mga bisita mo. Sige na. Sige na, anak. Baka lalamig 'yung pagkain. Halika, halika rito. Halika. Salamat. Salamat to. Isa lang ipapakiusap ko sa'yo. Ano po yun? Huwag mong sasaktan ang anak ko. Hindi ko po kayang gawin yun. Maligaya sa'yo si Terry. Nagpapasalamat ako sa iyo. Dahil masaya si Terry sa iyo. At habang buhay ako, magpapasalamat sa iyo. Habang napapasaya mo siya. Hiling ko lang. Sana magsama kayo ng maayos. Papa. O di, kumain ka na. Sige, halika. Kain na. Nay, ha? May nakalimutan pa tayo. Ano na naman yon? Ay! Ha? Hindi pa po natin nakakanta ng happy birthday si Terry. Ay, siya nga! Oh, kanta tayo! Ay, si Maria! Totoo ba na matagal mo nang pinangarap na matampok yung imbuhay dito sa magpakailanman? Opo. At gusto ko, lalo yung mga katulad kong mading na labanan ng problema, yung tipong lumaban, yung harapin kung ano man yung pagsubok sa buhay, yung wag basta ipagpawalang bahala lang. Nagkaroon kayo ng konting problema ng ama mo, di ba? Nung nalaman mo nang namatay na siya, anong feeling ng ganun? Sayang po. Kasi kasama rin din kasi siya sa mga plano mo. Plano ko kasi laging kadikit yun eh, nanay ko, tatang ko. Gusto ko sila magkabati. Gusto ko sila magsama. Ano pa ang plano mo sa nanay mo ngayon?
Patuloy pa rin. Masayang-masaya na siya ngayon siguro. Ang tawag nga po sa kanya sa bataan, Doña Mila. Doña na siya? Oo. Doña Mila. Sabi nga niya, pag tumatawag po ako sa telepono, ay nang, kamusta po kayo dyan? Ito, okay lang, ganun-ganun. Alam mo anak, pag namamalengke ako, ang tawag sa akin, Doña Mila. Huwag kayo mag-alala, inang, papapatahi ko kayo ng damit. Tsaka pagpapatayo ko kayo ng bahay na maganda. Para sa inyo. Oo, okay. Napakaganda kasi ng ano mo eh, ng mga pangitain mo sa buhay ng ina mo. Kaya kasi siguro sineswerte, ano? Lagi po kasi siyang, tsaka si God. Si God, no? Okay. Terry, maraming salamat ha. At pinahintulutan mo ang magpakailanman na gamitin ang iyong buhay para maging inspirasyon sa ating televiewers. Thank you. Nais ko pong pasalamatan yung mga taga magpakailanman, yung staff and crew. Tita Mel, salamat po. At kay Direk Argel Joseph. At yung mga taong niniwala po sa akin, maraming salamat. Lalo na po yung mga ganap, yung Federation, yung ICOP, ang ONAS. At syempre yung mga taga Itbulaga, Mr. Tuviera, Tita Malu, kay Bossing, kay Tito Joey, maraming salamat po sa lahat po ng bumubuo ng Itbulaga. At mga taga The Library, kay Mr. Andre De Real, at mga kasamahan ko po doon. Ito na, this is it. Sana maging inspirasyon din sa inyo at sa aking pamilya. Maraming salamat din dahil kayo po inspirasyon ko. At sa mga kaibigan ko, kay Maddie, kay Earl Navarro, sa mga tumulong po sa akin, ang Bulwagang Gantimpala, tinik ng chat. At sa mga bata, mga kuya, mga ate, maraming salamat sa inyong lahat! Mahal ko kayo! Ngayon, patuloy pa rin ang buhos ng swerte kay Terry. Minsan-minsan, meron pa rin problema. Pero mas tinitignan na ngayon ni Terry ang mga biyayang nakamta niya na bunga na rin ang kanyang sariling pagod at pagsusumikap. Natagpuan na nga marahil ni Terry ang susi sa kanyang kaligayahan. At ito'y nagmumula sa pagtanggap niya sa sariling katauhan at sa pagkakaroon ng busilak na kalooban. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Sa